Paano nga ba gamitin ang mini sewing machine na gaya nito? Okay guys, tuturuan ko kayo. Tapos ibigyan ko kayo ng tip kung paano maiwasan yung mga pagkakamali minsan sa pananahi o yung mga problemang na-encounter. Ibigyan ko kayo ng kahit kunting kaalaman. Siyempre, bago yan, bago tayo magsimula magtahi, lalagyan muna natin ng sinulid yung babin. Lalagyan lang tayo nito dito. Muna. Ito. Tapos itong part na ito, iti-twist mo. May arrow naman siya nakalagay dito sa handle na to. Ipo-push nyo siya. Tapos parang alalayan mo pa kanan para lumuwa siya. Yan. Tapos saka mo, ilalagay yung bobbin. Ayan guys. Pag hindi mag-swak, subukan mo sa kabila. Baligtarin mo. Ganyan lang yan. Kung paano iskarte na para yan. Hindi siya mahulog. Tapos itong part na ito, ipupush. Iangat mo. Ilalagay mo ang sinulid. Ayan. Tapos gamit ang ano, ito, pipindutin mo lang itong on, iikot na siya. Tapos, alalayan mo lang left and right yung sinulid habang umiikot para maging panday ang paglagay. Pero syempre, bago yan, saksak, kailangan may power muna siya. Saksak mo muna yung kasam cord niya, power cord. Yan. Siyempre, para magkaroon ng power supply, para gumana. Ayan na. Nakalagay na siya. Ganyan. For example, nailagay, na puno na natin yan ng lagay. Kunin na siya. Dahan-dahan lang. Tapos, ilalagay na natin siya dito. Sa part na ito. Sige. Paano ilagay yan? Sige, tanggalin ko muna ito. Pagtanggal, ila konti. Yan na, may string na kasama. Yan. Kung hari, ito na yung nilagyan natin kanina ng sinulid na babin. Yan, ilalagay lang natin itong... Tapos, ilagay ito. Alalay lang. Ilagay kunting push. Ayan na. Nailagay na siya. Tapos, dito mo muna una siyang ipasok. And then, dito sa part na ito. Ayan. Kailangan maisingit mo siya dyan. Ayan, ibubuka mo siya. Ayan. Alalayan nyo lang. Ayan. Namatay yung ilaw. Kailangan, hindi siya mahigpit, hindi rin siya sobrang luwag. Yung nahihila mo siya, ganyan, nahihila. Ayan. Tapos, dito na, bakit nga ba namatay yung ilaw? Ayan. Then, dito sa part na ito, kailangan guys, tama yung pagka, sunod-sunod. Kasi, dun sa makina na ginagamit ko, meron kasi akong lipadjack na makina. Pag hindi kasi tama yung pagka, sunod-sunod mo nalagay na sinulid, hindi ka makakatahi. Yung magtataka ka, bakit hindi ka makakatahi? Yung pala, hindi tama yung paglagay mo. Tapos dito. And then, dito. Yan na. Nailagay na siya sa karayom. Okay, dito naman, yung sinulid naman dito sa may ilalim. Diba ganyan?
Ayan. Ito, dapat itong ganitong forma ng ano, ng bobbin, naka-facing dun sa kanan. Ito yung pinuputulan. Ayan, ganyan. Tagay lang siya. Tapos ilagay dito. Ayan. Okay. Paano iangat yung ano? Ang ginagawa ko pag gustong iangat ko itong sinulid dito sa ilalim, inahawakan ko itong dulo ng nasa taas, sa nakakabit sa karayom. Hawakan ko siya, sabay ikutin ko itong handle na ito. Ganyan. Para mas madali siyang makuha, hinahawakan ko siya habang iniikot. Ayan, ikutin ko na. Kunin. Ayan. Hanggang sa umangat. Ayan. Ayan, guys. Ayan na siya. Madali ko siyang maano. Ayan na. Umangat na yung nasa ilalim. Ayan na. Ito na siya. Kaya, kuha na kagad. Ayan. Okay. Ayan na, nailagay na natin. So, ngayon, syempre, bago tayo magsimula, kailangan itong ano na to, iangat natin. Ayan, para may pasok natin yung tela. Ayan, meron akong tela dito. Kunwari itong tela. Tatahiin ko. Pagdugtong natin itong tela na ito. Tapos pag nag-ano kayo guys, kailangan mayroon kayong pin. Ayan. Ipin nyo muna dito banda sa ano para maganda yung pantay. Pantay yung ano ng tela. Ayan, ilalagay natin. Ibababa. Ayan. Ito lang guys, ang tip ko sa inyo, bago kayo magsimula magtahi, para hindi, ang madalas na struggle ko kasi noong nag-aaral ako nito ay yung natatanggal yung sinulid dito sa karayom. Yun pala ay dahil dapat, di ba dito may sobra. Sobra ito, may allowance. Tapos, ang kailangan, mas kailangan mo yan, yung itong part na ito, bago ka magsimulang magtahi, kailangan nakaangat siya. Kasi ang tendency niyan, halimbawa pag nakaganyan siya, nakababa. Nakababa siya. Tapos medyo kapos pa yung nilagay, ang medyo hindi ganoon kahaba yung nilagay mong allowance dito na karayom. Once na tumakbo na yung makina, ay ang allowance pala na ano? Ano ba 'yan? Yung hindi ganoon kahaba yung nilagay mong allowance na sinulid. Ang tendency kasi niyan, once na tumakbo itong ano, makina na start na siya magtahi, 'di ba? Ito biglang aangat. Siyempre pag biglang pag-angat niya ng ganyan, bigla niyang hihilahin yung sinuli doon. Eh pag hindi ganoon kahaba ang nilagay niyo pa, aang-ang biglang matatanggal. Pero diretso pa rin yung pananahim mo. Nga lang, akala mo nakapagtahi ka na, tapos ka na. Ayun pala ang resulta ay tumakbo lang yung makina, hindi nag tahi kasi wala nga siyang sinuli dito, natanggal siya. Yeah, yun ang madalas na problema. Bakit siya natatanggal sa tuwing nagtatahi? Kaya lagi, ito, bago ka magsimula, lagi yan siya nakaangat. Lagi ito nakaangat. Ganyan. Ang gagamitin ko ngayon na ano, ito, i-on mo lang siya. Tapos, mag-operate na siya. Meron din naman siyang ano, pwede mo naman gamitin yung ito. Freezer foot, man tawag dyan. Freezer foot. Masaya talaga. Kung hirap mag ano. Ayan. Di ba, ilalagay mo lang siya dito. Ayan. Tapos, ginagawa ko niyan minsan, sinubukan ko siya. Di ba, isasaksak mo lang siya dyan. Ayan, dyan. Tapos, pwede mo na siyang gamitin. Minsan hindi ko na ginagamit yung paa. Pinipindot ko na lang. Kung saan naka, ipindot ko na lang ng kamay ng ginaganyan ko na lang. Kung saan ka, ano tawag dyan, yung nakakaalwan sa'yo, kung saan ka
ano kung gamitin mo ba ng kamay o yung paa sa pag ano para mag-function. Pero ito, and since medyo may knowledge na ako sa pananahe, ito yung pipindutin ko na lang. Ganyan, simulan natin. Hinto ko muna kasi nandiyan na siya sa may nilagay akong pin kasi kanina dito. Ayan. Tapos tutuloy. Ayan. Tapos, di ba itong makina na ito, wala siyang lock. Mari ganyan. Wala siyang lock, di ba? Ang gawin nyo, para ma-lock nyo siya, kailangan nakabaon pa rin yung karayom. Tapos, itataas mo itong ano, yan, part na yan. Tapos, iikutin mo na yung tela pabalik. Ibababa mo uli itong ano, siyempre bago bawat, lagi yung isipin na bago, simulan pa na nahi, lagi itong nakababa. Ayan. Nakababa. Tapos, tatahil ako ng kunting ano. Ayan. Ayan. Lagi mong isipin, ibabaon mo pa rin yung sinulid sa tela. Ayan. Nakabaon pa rin siya. Tapos, iaangat ulit. Tapos, ibabalik ko siya. Baba. Okay. Tapos na, nalak na siya. Tapos ito pa yung tip. Paano? Di ba minsan mahirap ito magkuha? Ang ginagawa ay ito, iniikot-ikot, balik-balik lang siya para nga makuha itong ano, para lumuwag-luwag nga. Ay nga lang, parang nakakatakot kasi pag ginayang ganyan-ganyan mo, parang mapuputol yung sinulid at parang tagal. Kaya ang ginagawa ko dito, hihilahin ko siya dahan-dahan, yan. Hila-hila, yan. Ayan na, hindi na. Ganun na siya kabilis. Tapos gumupitin na. Tapos bago ka dapat gumupit, laging tandaan, lagi rin ito nakaangat. Para pag simula mo mamaya ulit, nakaangat na siya. Hindi mo na siya kailangan iangat. Kasi nakaangat mo na siya pag kakuha mo na kaagad. Ayan. Okay. Naintindihan. Tapos pag may mga tanong, okay, pwede kayo manood ng sa masusunod kong video. Tuturuan ko kayo sa paano ba paglagay ng zipper. Yung mga ibang kaalaman ko tungkol sa pananahi. Pwede rin kayo mag-comment kung ano pwede nyo itanong, kung may nagkaligtaan ba akong sasabihin.